Education is the most powerful weapon which you can change the world. Good morning, Manolofer Kids. Welcome to our School on Air DepEd program. Here at Radyo Natin 100.9 FM, your friend, your radio. My name is Anthony Edmond G. Dumaog. I'm Teacher Ed, as mobile teacher of Manolofer Kids District 1, your teacher for today's lesson. I hope na nag-tune in na ang ating mga learners, no? Pero sa ating FB, live na karon sa atong page at my account. You can react and have your comments below, or you can text us to our cell phone number 0906-693-7573. Sa dili pag-ibig magsugod, dili gid mahuman ang amo pagpasalamat sa atong amahan sa lungsod sa pagpadayon og suporta sa atong radio-based instruction sa ALS. Honorable Mayor Clive D. Quino, uban sa iyang Vice Mayor Miguel D. Dimata. Of course, ato ang mga SB members, mga barangay captains and councils, SB chairs and SB council. Good morning. I would like also to greet our school division superintendent, Dr. Randolph B. Bertola, nga nag-celebrate sa iyang birthday sa hapon. Alright, gikan ka to sa DepEd Manolofer Kids. Happy birthday, sir, and stay safe and God bless you always. Sa tanan po nag-celebrate sa ilang mga birthday karon, sa akong kauban yung mobile teacher, no? Sir Russell Love sa Lungayan. Og sa uban pag yun nga nag-birthday, happy birthday to you. May buntag po sa ito ang division personnels nga naa karon nagbuti, no? Sa ito ang Manolofer Kids Public School District Supervisor Manolo 1, Ma'am Jocelyn L. Flores. Manolo 2, Sir Robert Pahoyo. Manolo 3, Ma'am Margie Sanduan. And Manolofer Kids 4, Ma'am Lotes N. Flores. To all the apps and apps of Division of Bukidnon, Sir Gigi, Sir Rolly, Sir Janry, Ma'am Marlene, and Ma'am Charlotte Jane. Ma'am and Sir, good morning. Sa tanan Dalcy, labi na sa aramang Dalcy, Ma'am Kai De La Santos, and Ma'am Jennifer Labis. Sa akong kauban nga mobile teacher, Sir Nick, with me, nakakaroon. Nag-uban mi diri sa station. Sa tanan mga volunteers, akong pagpasalamat sa inyo nga panunay mo nagasuporta sa ato ang mga Dalcy o mga mobile teachers. Bisan tuod o walay bayad ang inyong pagserbisyo. Sa tanan school head sa Manolofer Kids, teachers, parents, ALS learners sa tibuok Manolofer Kids, o sa tanan nga lugar nga maabot ani nga station. Wala na tagpaliman sa inyong programa. Mga sulod, ang aray daw galing, maayat hasasalang sa inyong alan. Set back and enjoy. I-ready ang inyong ballpen o papel notebook para sa itong topic for this morning.
And our topic is ato sang ipangutana kong nadumduman ba nilang topic sa mga niagi, no? Pag nagtanaw mo karon sa atang FB Live, makakita mo sa atang slideshow. I will start my lesson with this thought. It is not the strongest of the species that, again, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but one most responsive to change. I hope nga tanan ta responsive to change, no, kay para makasurvive ta karong panahon na sa pandemic. Alright? The last days, we have discussed the health and awareness, and ang ikaduha din is ang ato ang survival skills, in which ako ang nag-discuss sa learning last number 1 and number 2. The title are the public health crisis of ang proper mindset and attitude. Ang ato ang next topic is ang last number 3. Katong niagi kang mamtakay ang pag-stay informed with information and the basic human needs. Last number 5, home gardening. And last number 6, basic cooking. So mo to ang topic ni Sir Nick atong niagi Martes. And this time, ako ana po ang pinaka last ng mga learning activity sheets, ang 7 and 8. Kani yung mga activity sheets is under pagyapon sa atang survival skills. That's why, again, ang survival skills, ginahanglan na ito, labi na karon sa panahon sa COVID. Dili lang tungod kay sa COVID, tungod po sa ito ang mga bagyo nga nagyan. Galing pa, gabi, grabe gid kapasog ang bagyo. So, matag karon na kunya, nagapangandam kita sa mga panghitabo. That's why thankful kay ta sa atong ALS on air kay nakapasabot ta sa tibuok naminaw about ani mga basic survival skills. There you go. Inyong makita ang mga lahi-lahi nga mga balay. O sangay makaingon ta nga oy. Sada kay ilang balay. Napag-ibalay nila nga naisakyanan. Naay mga balay nga naay mansyon. Napag-i mga balay nga naay mga swimming pool. Makaingan mapuntanig sana all. We. Ang uban pa ay nakapuyo sa mga cute nga bahay kubo. Mugin ang balay sa Pilipinas. Ingani ang mga itsura nila. Naapod ni sa ito ang mga palibot. Isa na makikita kaging aning balay. What I'm trying to see this morning is maunsa pa man ang imo ang balay, madako man ang magamay, o mamansyon man o dili. But this morning, our topic is about learning activity number 7. Basic housekeeping and basic home repair. Bisag unsa pa kagamay o kadako sa ato ang mga balay, kung dili kini organize, so it's a matter of how order and how organized and how clean your house. So be with me this morning. Let's start.
Learning Activity Sheet Number 7, Basic Housekeeping. The learning competency is demonstrate understanding on the effects of housekeeping to one's well-being. Right. Bili ingon niya, sir, taga-tester man ang kabaluan na. Or, bisan pag wala ko naka-tester, sir, kabalo naman ko daan, ana. So, dili pasabot nga ang mga taga-tester ang kabalo o ang uban ko, kabalo na. But this morning, maybe it's just a sort of reminding. May na lang na tay matunan karong pamantagon kay sa atong panimalay, mostly of us is naka-work from home kay bawal man ang mag-gawas-gawas. Bawal lumabas. Housekeeping is the systematic process of making a home, office, or working area neat and clean. That's the definition of housekeeping. So making your home, office, or working area neat and clean. Limpyo, kaayo, og limpyo kaayo nga maka kuan gyud ang imong mga kapamilya nga maganahan gyud apila mga bisita. Especially in this time of pandemic, we make sure that our homes are dirt-free and sanitary for us to be healthy at all times. So kinahanglan gyud nga ang ato ang panimalay limpyo pirmi og luwas kanunay kay naarba ang ato ang matag membro sa kapamilya. Happy watching sa tanan, no? Na tarong ragi na ato ang video sa kadugayan niya pagbalik-balik dari sa atong bansin natin. Housekeeping is not just cleanliness. It includes keeping areas neat and orderly. Limpyo og order pagid kayo plaster ang tanan. And maintaining them to be free from form of hazards. Kinahanglan nga mawalaon ang mga makadaot o mga delikado nga mga butang. Good housekeeping is a basic part of incident and fire prevention. Aron pod malikayan ang ato ang mga ginagmay o mga basic nga mga incident, mga delikado. Og ang ato ang mga sunog, kinahanglan nga malikayan ato na kay lisod na gyud ang panahon karon. Housekeeping provides security, control, belonging, identity, and privacy, among other things. That's why kinahanglan gyud nga natay mga balay, natay mga privacy, among other things. Uban pa nga ito ang gusto. But most of all, it's a place that provide us with entering a place which we live each morning and to which we return each evening. And it's important para natay paghawa nato sa buntag ug natay balikan pod pagkagabii. That's the importance of house. Ato pong iapi lang ang mga parts of the house. First, we have the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room,
garage, and wards. So, sa ato ang next activity, ang home repair na po, mauna po ito ang repair na po ang ato ang sabutan dayon niya. This time is housekeeping only. How to keep our house. Manage. Housekeeping refers to the management of duties and chores involved in the running of a household, such as cleaning, cooking, home maintenance, shopping, and bill payment. These tasks may be performed by members of the household or by other person hired for the purpose. Mata siya ang mga trabaho, no? Kung kita-kita lang sa ato ang panimalay, each member of the family has their role. And ang uban po sa ato is naanay mga house helper, maid. So it's good na naay gatrabaho sa inyong balay, awing ana. Housekeeping refers to maintenance in a house. It covers the bedroom, kitchen, dining, receiving area, grounds, and the surrounding areas within the house. Okay, this is the job of the housekeeper. So remember, kung ginikanan ka karoon nga naminaw, take note ani para nga ma-assign na nato kinsa ang magtrabaho ani mga musunod. First, dusting and polishing furniture and fixtures. Ang ato mga cabinet, abog-abog na, ugaban pa nga mga gamit diha. Kinahanglan nga limpyuhan. Cleaning and sanitizing toilets, shower, bathtubs, countertops, and sink. So, kinahanglan yung tulimpiyuhan kayo. Mora ba tayo kinahanglan niya? Comfort room. Kinahanglan niya, comfort kita pag solo dito. Third, maintaining a clean and sanitary kitchen area. So, importante yun kayo nga limpyo ang atong kitchen area in which diha na ito ginaprocess ang atong mga pagkaon. Next, making bed and changing linens. Ang ato ang higdaanan. Ilisan, labhan, or unsa pa'y angay buhaton. Vacuuming and cleaning of carpets and rugs. Ato ang mga rugs. First, washing our windows. Apil ang ato ang mga doors. There are 5 E's of good housekeeping. Okay. This involves the principle of waste elimination through workplace organization. 5S, 5 S, was derived from the Japanese word shiri, shiton, shieso, shiketsu, and shitsuki. Murag familiar kayo to sa mga nagatanaog na roto. Mauhimo na itong English. They can be really translated as number 1, sort. I-sort na ito ang mga butang. Set in order. I-order. I-set na ito. Kung unsay una. Unsay sunod. I-order. Next is clean. Hinuluan po na ito. Before na ito ay balik o ipa-plaster. Kaya ang sunod is standardize. I-normalize. No, dili nang bisag aha na lang na butang. And sustain, padayunon. Again, the 5S sa English is number 1, sort. 1, sort. Number 2, set in order. Number 3, clean. Number 4, standardize. And number 5, sustain. Those are the 5 words to remember in remembering the housekeeping rules.
The benefits of 5S is: number 1, efficiency improvement due to the removal of clutter and the highly organized ergonomic workspace that is created through the application of 5S. Nga ay mga improvement ang ato ang housekeeping. Then, reduce delays. Kadali ang ato mga trabaho kung organize ang ato ang mga gamit. Quick change over. Dali ra nimo mabalhin-balhin ang mga butang, mga gamit nga gusto nimo ibalhin. Improve quality performance. Of course, kung limpyo ang palibot, sada gid ang quality o ang performance sa matag panimalay, no? Ganahan ka og trabaho, liho-liho kung limpyo ang inyong balay. Reduce energy cost. So, dili na ka magsigi og arrange-arrange. Kaisa lang ka mag-arrange, no? That's the importance of housekeeping. And of course, fewer accident. Kung limpyo, organize ang mga panimalay, layo kini sa aksidente. No? Kanang mga bata, ang inyong mga dulaan, keep it na dili maka-aksidente sa uban. At ilang ato ang mga papa, igsoon, ganang mga working tools ng mga mahait nga mga butang, need din na siya ibang plaster. What are the effects of good housekeeping? Good housekeeping practices help ensure neat, organized, and safe workspaces, which can reduce stress and improve morale. Kung ato, kung organize kayo ang ato ang balay, makadagdag ni sa atong morale, makana po ng atong bisita ka, oy, organize giday sila. Then, ganahan po na sila magbalik-balik sa inyong balay, no? It is also an increase in productivity and lower operating cost. May also result in workers spend less time tracking down a needed tool. No? Kung naigakawala ang mga gamit, dali lamang kinimakitan kay naka-housekeeping man ta. Na-plaster man ang tanan. So, dili na asa man ang sundang, asa ang martilyo, nagsige na lang kang pangita. So, na-less na ang imang effort. Reducing workplace injuries will also help lower cost. So, mawagit ka itong timanan. Dili na kay kamagastuan kung ang imang panimalay organize kay naaraman ang imang mga gamit diha. Hindi na nimo na-misplace na po, magpalit na po tagbag o na-damage na po. Palit na po tagbag o. Okay. That was the basic housekeeping rule. Learning activity sheets number 7. For your exercises, nasa inyo ang mga learning activity sheet, dividing the household chores among family members teaches responsibility. It also makes the task easier and faster. Bahin-bahin lang, no? Sa inyo ang mga trabaho sa panimalay. Kadaghan man magkapayo diha, so divide nato niya ang mga trabaho para nga paspas kung sayon ra ang tanan. The question is, who in your family? Is it your father, mother, brother, sister would like to do the following chores? Remember, there are no right or wrong answer. Right. So, ansiri gini ninyo in your words. Masyada kitong English first. Number 1, bedroom.
Bedroom under bedroom is letter A. Washing of bedding and pillows. Kinsay ga trabaho ani? Na katong ginamention ako nga family members above. Letter B. Organizing the closet. Kanin yung mga sinina. Butangan yan sa mga sinina. Letter C. Keeping the bed after waking up. Kinsa ang ga plaster sa inyo mga bed. Not just the bed, but the clothes. Number 2. Kitchen area. Under kitchen area, A. Cleaning the refrigerator. Say galimpyo sa refrigerator. Wiping down sink counters. Yun sa galimpyo sa inyong sink. Parang laboratory, lababo. Washing the dishes. Kinsa ang gahugas sa inyong mga plato. Number 3. Bathroom. A. Scrubbing the toilet and tiles. Yun sa inyong trabaho. Letter B. Sanitize bathroom items. Letter C. Throwing expired products. Insay ka trabaho ato ang mga following. Number 4. Family room or the sala area. A. Dusting the furniture. Kinsa ang gapang kuha o mga abog sa inyong furniture. Letter B. Cleaning the windows. Kinsa ang galimpyo sa inyong bintana. And letter C. Sweeping the floor. Trial version. So makita ninyo no sa atang camera na adere yung mga example sa nagtrabaho sa mga house chores in which naay mga bata, naay mga ate kuya, ilahis lang mga trabaho. So, diha sa inyong panimalay, kinsa gyud ang gapang trabaho ato mga misunod niya mga nangamensyon. We are done with learning activity sheet number 7. So, number 8 na rin ta. Basic home repairs. Somewhat related ra kayo ang ato ang topic no 7 of 8 kay ang number 7 housekeeping man diri sa number 8 home repair na pod house repair. So this is the last topic for the health and survival skills for this month. So this coming Saturday mag-exam daw mo together with Ma'am Kaplea. So get ready from the beginning. Nagsugod ta sa atong radio based hangtod karon nga topic. This is the last topic. Home repair. Home or house repair. What are the most common home repairs? Okay. The learning competency is demonstrate understanding on the effects of identifying home repairs to one's well-being. It is necessary that our houses are always on its top shape, especially in this time of pandemic, which we are expected to be in our homes and more at most times. Naalang yun ta karun sa itong balay pandemic. Kay pandemic pa nung yan. Simple home repairs can be done to avoid small concern become a big problem, which will also lead to a bigger cost. Kung dili na itong ma-repair ang ginagmay ng mga problema sa itong balay, especially sa itong house, it will cost a lot sooner or later. No? Most of these home repairs can be done with little to no experience. So, bisa kinsa naman ang makarepair basta kay kabalo.
However, be sure to do research on anything you do not understand. Research good, dahil dili magpataka sa day. Base nun yag ma-aksidente, no? Particularly if you are dealing with something hazardous like electricity, no? Kung dili ginato kabalan, mangita ka electrician, basin mag taka-taka taong hilabot-hilabot sa taong mga electricity di nga amang buto na to double cross wata kabalong basin masunog na nun yung balay. Or you can call someone who is an expert in like plumbers, okay, plumbers and electrician. So kada inyong tubig ang mga plumbers yun ang expert ana sa taong manolo na kay Buseco sa kurente o naputay water district. Okay, nakita ninyo ang ato ang mga house repairs. Why was the repair of the house urgent? Nanong gikinahanglan mang yun? It was far from other people, the roof of the house was full of holes. Besides, the walls of the house were rotten. Lata na. Therefore, the repair of the house was urgent. Kung gani buslot-buslot ng inyong mga atok, ayaw na dugaya. Palit nagbuntasil. Unsa ba ta, no? O apila nga ito ang mga walls. Kung dianay na galing na, na hinahinay na o pangita o ilis niya kahoy para na safety ang aming membro sa ito ang pamilya. Some example of house repair. Paint. Paint is one of the cheapest, easiest ways to update the look of your home. Kung mapintala na yung mga balay, nagkasamot siya ka-attractive o katsada. Kung niya, less ra kayo ang imong expenses. Exterior. The exterior is the first thing that people will see. No? Sa gawas sa atong balay, ato nang ginarepair para ganahan sila o tanaw. Ganun tanaw ang mataagi sa ito ang balay. Ang ito mga kitchen para safety ang magluto dito, mag-prepare sa ito ang mga pagkaon. Ipang repair na nato. Ang atong bathroom, inyong mga CR, base nun yan, adigyas. Ang tubig, sakto pa ba pagkaagas dito, na may tubig permi. So, kindly repair na ang ato ang mga bathroom. Ang ato ang mga lightning, ang ato ang mga suga. Kung ba-function pa ba sa mga ngit-ngit na part sa ato ang balay, kinahanglan nga ato kinimbutang at suga para nga dili na ma-aksidente. Ang ato ang mga floors, basig, nasobraan na po pagka-floor wax or ang sabaka, bigyas ra ang atang floor o nanabay lubak-lubak. Napahak-hak na ba nga makasipa-sipa ka? Madaot ang atang mga tingin sa kuko. Wow. Kung tanan ba nga mga apart sa inyong house functional ba? Accordingly, the roof is definitely the most important part of your house, which is why it is important to take good care of it. So roof repair ang atong kinahanglan nyo kaya mao daw na ang pinaka-importante nga part sa atong balay. General repair means a place of a building or a portion thereof that is used or is intended for the repair of consumer goods such as ang atong butanganan sa shoes, sa mga bicycles, appliances,
o mga business equipment. Tawag natin mga business at equipment siyang gina-repair. And small engines and the like. So, kinahanglan na sila ipa repair. That is called general repair. Tana na kid nimo pang repairon ang parts sa inyong balay. Home repairs, these are inspections, adjustments, cleaning, or replacement that should be done regularly to ensure proper functioning of all the system in the house and to avoid costly emergencies. So, basin po, mag-repair ka sa nagsara. Pag-repair niyo kay isa, wala na dayon. So, it should be constantly. Pwede weekly, monthly, or maybe katong mga tigdugayan madaot, yearly. The perfect house is made up of common sense features that give satisfaction no matter where you live or how big or small your house is. Again, bisan unsa pa na kadako o kagamay ang imong balay, basta kay naghatag sa imong satisfaction, no? Masatisfy ka nga katupang topic na to, the last time, the learning activity sheet number 2, it is our mindset. Naro na sa ato ang mindset. Ay, may pa sila. Kada og balay, kami ani, ani lang among balay. Or, kami ani, wala gi balay. Right? It's a matter of satisfaction. And it doesn't hurt that they also add value to your home. Madungangan yun ang value sa inyong balay kung gina-repair ninyo o ubanan pa ninyo atong basic house keeping. Why are homes so important? Home has always been a gathering place, shelter, and sanctuary, providing escape from the busyness and intrusiveness of the world. No? Mao na ang atong home, nag-provide sa ato ang mas stress-free ka, diya ka magpahulay sa imong kabisi, diya ka mauli sa inyong balay, makarelax, diya ka mag-ampo sa inyong balay, nga walang magbuot sa imuha. Much talk about treasured and long for as an anchor of our existence. Home has been the subject of abundant written works and other cultural products. So naa sa atong balay girang tanan yung mga gamit nato, no, mga products. Tanan nato mga paperworks uban. Labi na sa mga teachers. We have a need for a place that is called home. Yes. Home provides security, control, belonging, identity, and privacy. Kagana bagid, no, kung natay balay, natay security. We feel secured. Safety. Belongingness. Kay na akong member ani nga balay. I belong to this house. I belong to this family. Identity. Kani sila ang makasabot sa ako, ang mga tao nga nasa balay. And privacy. Na kay privacy. Dili na mabalaan sa ubang tao. Wa ko'y labot. Ako ning balay. So, naka sa inyong balay, walay manghilabot sa inyo. But most of all, it's a place that provides us again. We can leave in the morning and come back or return to evening. Naa kay gaulian. Unsa man ka oras gaulik? Mahapon, magabi o
makaadlawanan ng galing. At least nga, lagi tayo maulian. Whom is the most? Alright, whom is the abiding place of the affection? Where love? Makitaan mo ang tinudanin ng paghihigmaay. Whom is actually the same word we use for human being? No? I-compare sa nato ba si naglibong ng uban, whom or house? What is home and what is house? This is home. It is used for human being, person, and people. And its very core home is where not just your heart is, but the heart of those you love and trust. In which, mauna ang home, ang mga tao kung asa ang inyong mga saligan, o asa ang inyong kasing-kasing. This is why most of our homes are adorned with photos of our world to remember. That's why ang atong bali butang-butangan nato og mga pictures para ganahan protektan out and out kay maka remember man ta sa atong mga kagahapon. Then house, a building for human habitation, especially one that is lived in by a family or a small group of people. That means that the house kay ang physical. Ang building alone, ang physical building muna ang house. Again, and ang home is the family members in which your heart is and your trust is. No? I hope klaro na natutunan ang house at ang home. So that's the example of house repairs. It repairs na ito ang mga ato nasa itong slideshow. Right. Naratang house and home. House, a building that serves as living quarters for one or few families. While home, one's place of residence, the social unit formed by a family living together, a familiar or usual setting of an environment. So at this moment, mag-greet sa tasato ang mga naminaw karano. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Especially sa mga estudyante diri sa Manolo Fortich. Stay tuned. Namiyot, namiyot mo. Namiyot. Namiyot na yung ako ang cellphone, no? Basi nagkuha na mo diya. Okay. Sa akong mga best friends sa high school, no? Mga ka-dance, dance mates. Oh. Chelogy. Atoy, raman akong nabalaanin nga pa nga. Atoy, hingkayog. Naghana kay message ni Muhammad Smurek. Ayaw-ayaw sa imong pagtrabaho niya. Ako pong mga classmates sa Impossible, no? Nag-skill ako sa Impossible National High School. I'm so happy nga naka-watch mo diri sa ako. Makitan lagi ninyo akong dagway after 10 years. Jan Art Esto. Sa ato ang mga barangay council, ang ato ang gilang-gilang, no? Naka-tune-in gitter niya ang ato ang kapitana diha sa ilang balay. Salamat kayo sa pagpadayon niya pag kuan kap paminaw ko sa ato ang mga frontliners ang samtang naa sila diha sa ato ang nag-checkpoint. Ilang ipaminawan ang ato ang radyo natin basi na ako'y nalimutan niya activity ya. Activity. Okay. Ato sa ninyo ibalik ang exercises number 8. Exercises number 8.
wala man. Okay, morning yung ansiran sa number 8 ha. With your family, use the checklist below to do simple home inspection. Check, check lang if the condition is good or it needs attention. This is just guide so you can expand the items in this list to cover your entire house. Remember, there are no right and wrong answer again. Number 1, ang ato ang mga routine, tanos-an ninyo inspection, date of inspected, condition, check good or needs attention. So, muna niya ang ato ang example sa atong house repair. Number 1, make sure all doors lock and latch. Ang ato ang mga doors, functional pa ba? Nakalock pa ba or di na? Kaya masundan tao mga kawatan. Bantang mga tao sa animalay. Number 2, check operation of windows. Ang atong mga bintana, functional pa ba? Makaagi pa ba ang hangin? Risko ng hangin sa gawas. O, papaba ng abuak ang atong mga glasses ng windows. Number 3, check door and window screen for damage. Tanawag yun kung na-damage na ba. Number 4, cut 3 branches away from roof para nga dili madaot ang inyong atop o ang iyong mga pintal. Pamputla na kay ang taga-busek ko, mamutol na sila diara sa mga dalan. O, ang inyong palay, inyo na ng obligasyon niya pamputla ng mga kahoy nasa palibot. Basing pa mahulog ang mga kahoy ng mga laya. Number 5, remove dead branches and leaves from the roof. Tumpay sa limpiyongan. Kuhao ng mga nakabuta ng mga dili. Maayo sa atong atok. 6. Check operation of fences and gates. Ang unang mga kural o natay gate, tanawa kung functional pa ba niyang pag-open, close, open, close. Number 7. Check for foundation, cracking and movement. Nanabay na nga track. Number 8. Look for signs of termites in wall and posts. No, tanawa kung ang inyong mga postis sa inyong balay, kung base na naikipang anay ana, base na nga lata na. No, try to check. Number 9. Check for leaking water supply pipe. So, natingala mo nga dako na magbayad sa kurente na amanday buslot sa inyong hose or inyong mga tubo. Number 10, check for faulty electrical wirings. So, paano ginang inyong electrical diya kay mura pag inay? Delikado. Happy watching kang Sir Jose Salvo. Thank you. Alright. Padayon lang mo sa nag-tune in, no? Ako lang ipang-upload ko na nga ito ang mga IMs na ipang buhat para po makita ninyo sa Facebook. Karon yung higayon, nagapasalamat ko sa ito ang Barangay Council sa gilang-gilang apil sa ilang mga SK chairman, ilang chair o ilang mga SK councils kagawad kay naghatag sila o ₱3,000 para sa ato ang IELTS learners sa gilang-gilang sa sitio Kihanay o sitio Bawayan. Salamat kayo, Kap Marilo E.
Umaw, Honorable Marilo E. Umawan. Thank you so much, staff. So next week, maghatag na siya ang check-in, makapahumpra na dahil buong pan-paper of ink na maprintahan ng modules. Ako pong ginapasalamatan ng ating mga abtik na voluntarya, si Ma'am Gochelle Dagpong and Ma'am Mila Banda. Thank you so much. Of course, sa atong Barangay Council sa Santiago, ang atang Iski Council, nag-donate sila og duha ka box sa bond paper, 50 pesos of portfolio for us, Santiago and Katablaran. So, daghang salamat ka kung nakakita ka sa imong dagway karon, kung i-points kayo din. Of course, sa atong chairman na sige na musog, no? Man sa atong secretary, Ma'am Gina Flor Luana. Sa atong iski chair nga maupo ng atong teacher. Kaugaling nga teacher sa Santiago, Katablaran. Sir Honorable Jeric Gunhay Derial na siya po ng atong instructional manager sa Santiago. Thank you so much sa inyong mga donation. God will bless you more. Ato pong niyagi, no? Si Vice Mayor, nag-donate po daw ato mga bond paper, isa ka box. Thank you so much, Vice. And Manolo Portit Central, thank you. Bansen ang principal. O nga amoy mga pangutana, i-message lang ni sa mga account. And message lang ninyo dayon pangutana po mo sa mga instructional managers nga na-assign diya sa inyong dapit. Sa sunod nga higayon na po kita mag-uban-uban sa atong programang ALS School on Air DepEd Program. Thank you for listening and watching FB Live. Sa labaw nga mga gagamong, magbulig kumanalangin kanit kanunay. Kadilipatan sa pagpandaya na pag-apo, painaha panahuna. Stay safe and God bless. Good morning. Mana?